Jubilito TV Official. Alright. Hey, what's up mga kabagis? Jubilito TV Official po. At ito na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po ang lahat, mega love shoutout muna kay Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Rap. At sa lahat po ng Kalingap Partners, Kalingap Netizens na patuloy pong sumusuporta sa programa at advokasiya ng Kalingap, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga, no, mga kalingap at kabagis, for today's reaction video, gawin lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng opinion dito nga po sa previous video upload ni Kalingap Rap na kung saan ay meron pong inirekomenda or inireto po, no, ito pong si Dagay, no, mga kalingap at kabagis, na kung saan ay tinulungan naman po ni Kalingap Rap, dahil talagang kung titignan po ninyo ang sitwasyon ng kanilang buhay ay talaga nga naman pong nakakaantig, dahil ang bahay ay ginawa lamang po sa pinagtagpi-tagping lona, at yung surroundings po ay talagang masasabi nating hindi po nauuri or naaakma para lumaki ang isang bata. Ang tinutukoy ko po mga kalingap at kabagis ay ito pong naging recent video upload ni Kalingap Rap na kung saan ay isang batang mag-uuling ang tinulungan po ng Team Kalingap, na kung saan ang pangarap ng bata ay makapag-aral, in despite of yung kanilang kinalalagyan ngayon ay talagang mas pinapriority niya po yung pag-aaral, at the same time yung pagtulong po sa pag-uuling na ginagawa po ng kanyang mga magulang. Although very risky po ang pag-uuling, pero wala po silang ibang option mga kalingap at kabagis kung hindi gawin itong hanap buhay na ito. So ito mga kalingap at kabagis, no, without further ado, simulan na po natin. Ang daming uling. Ate! Ate! Magandang araw po, ate. Nasaan sila? Nasaan sila? Kuya! Gawa ni Tutoy? Grabe. Nasaan sila? Ah, naghakot. Ayun na sila, oh. Ay! Grabe, batang-bata pa. Ilang taon na yan? Ilang taon po? Ay, bata pa. Ano yan? Kaya niya talaga yan? Kawawa. Grabe. Biruin niyo po mga kalingap at kabagis, itong si Tirso, no? Tirso Junior, sa edad na 7 years old, no? Kung titignan po natin ay hindi po akmang-akma yung kanyang edad sa height niya, mga kalingap at kabagis. At talagang kung mapapansin po ninyo ay talagang batak na batak sa gawaing bukid, no, sa pangungulekta ng kanilang gagawing uling, no. Pero kung makikita nyo mga kalingap at kabagis ay parang easing-easy lamang sa batang ito ang pagbubuhat nitong isang pirasong kahoy na ito, na sa tingin ko po ay mabigat na para sa kanyang edad. Pero syempre kagaya nga po ng sinabi ko kanina, sa tawag ng pangangailangan ng pamilya ay talagang tumutulong po siya at ginagawa niya po yung parte niya sa kanilang pamilya para naman po maibsan yung hirap na kanilang nararamdaman. So pagpatuloy po natin. Parang si Lourdes, pero ano, maliit siya sa edad niya. Tay, magandang araw po, tay. Kung mapapansin po ninyo mga kalingap at kabagis, no, yung paligid ng bahay ay halos puro itim na yung lupa, na kung saan ay ina-assume ko po na talagang yung buong paligid po nila, ito po yung nagiging workplace nila para gumawa po ng uling, no. So ibig sabihin, pag nag-uuling ka, may usok. At yung usok na yan, pag nalalanghap po, lalong-lalo na po sa edad ni Tirso, ay hindi po maganda. Magkakaroon po siya ng komplikasyon sa baga. Siguro po ang ama ay ganoon na rin po ang nararamdaman. Paghirap sa paghinga. And at the same time po mga kalingap at kabagis, naapektuhan yung paglaki
ng bata. Nakalimutan ko po sabihin kanina mga kalingap at kabagis, no. Kasama po pala kasama po pala si Kindred TV na nagrekomenda po dito kay Kalinga Prab para pupuntahan ito pong pamilya nila Tirso Junior. So ito, pagpatuloy po natin. Uling-uling nun sa kanyang ano. Siya po ang may gawa niya. Ninakot niya dun. Dahil layo. Ninakot niya lahat yan? Maliliit naman po yan. Alam naman itong batang to. Toy! Toy! Hali ka, Toy. Tawag ka to, Toy. Tayo ka dyan, Toy. Pero yun yung mga kalingap at kabagis, sa edad na 7 taong gulang ay nakagawa na siya ng sarili niyang sistema, no? Siguro po lagi niya napapanood sa kanyang tatay ang paggawa ng uling at nag-DIY siya na gumawa na rin ng sarili niyang pag-uuling, no, mga kalingap at kabagis, na kung saan ay talagang sa kanyang edad na 7 years old dapat nag-e-enjoy pa lamang po siya sa kanyang kamusmusan, pero the sad reality, mga kalingap at kabagis, no, ay narito siya nagtatrabaho para po meron po silang ipang-survive sa araw-araw. So, pagpatuloy po natin. Ano pangalan mo, Toy? Tirso Junior. Ha? Sige, lapit mo. Ayan. Ano pangalan mo, Toy? Tirso Junior. Ano? Tarzan? Tirso. Ito tayo na. Tapos mo ka na ako. Ang bihira itong batang to. Grabe, nakapantalon pa. Anong ginagawa mo, Toy? Anong trabaho mo yan? Pag-uling. Trabaho mo yan, pag-uling? Apa. Pangarap mo talaga yan, paglaki mo, pag maging mag-uling? Apa. Bakit mo pangarap yan, maging mag-uling? Gusto ko po magkapera. Gusto magkapera? Aba, galing nitong batang to, madiskarte sa buhay, bata pa lang ay. Ilang taong ka na? 6 po. 6. Correction mga kalingap at kabagis, 6 pala ang edad ni Tirso. Kung titignan po ninyo mga kalingap at kabagis, no? Ang sagot ni Tirso ay parang sagot na po ng isang matured na individual na kung saan ay ang tanong kung bakit ka nagtatrabaho dahil gusto niyang magkapera. Supposed to be dapat hindi po ganyan ang isinasagot ng isang musmus na bata, no? Dahil po syempre dapat ini-enjoy niya yung kanyang kabataan. Yun po yung sad reality mga kalingap at kabagis na nangyayari sa atin diyan po sa bansang Pilipinas. Magpatuloy po natin. Bakit? Anong gagawin mo sa pera? Ba't gusto mo magkapera? Gusto mo magkabahay. Magkabi. Gusto mo magkabahay? Apa. Bakit gusto mo magkabahay? Kasi po wala po kami bahay. Si? Grabe. Kaya tumutulong ka kay papa mo? Apa. Sa pag-uling? Apa. Hindi ka ba napapagod? Ang bata-bata mo pa, oh. Ang liit-liit mo. Oh, tantay lang kayo ni Starrax pag nakaupo. Hindi ka ba napapagod? Bakit tinutulungan mo si Papa mo? Ha? Kasi po, mahihirapan siya magkakot. Ay, grabe. Ang bait naman ng batang ito, no? Kakabilib. Ibig sabihin, ano yung pangarap mo paglaki mo? Maliban sa pag-uling, ano yung gusto mong maging? Mag-uling lang talaga ang gusto mo? Ano gusto mo? Sundalo. Ah, sundalo. Matapang ka, Toy? Matapang ka? Hindi ka ba nagtakot dito kahit gabi? Hindi ka natakot dyan? Anong pangalan mo? Tirso Junior. Laksan mo? Tirso Junior. Tirso Junior. Si Tirso Junior. Ba't di ka nag-aaral, Tirso? Nag-aaral ka ba? Apa. Ah, nag-aaral ka? Tapos, pag walang pasok, natulong ka? Very good tong batang to. Grabe. Saka ang galing niya magsagot. Ano, kuya? Magaling. Kakabilib. Marunong siya. Marunong sumagot.
Anong gusto mo, Tersong, tulong mula sa amin? Tutulungan namin kayo. Gusto po namin magpagawa ng bahay. Bahay? Opo. Ayun, bahay po ang gusto nila talaga. At ano naman talaga po? Sa makikita natin, talagang bahay talaga po ang kailangan nila. Kuya, dali mo yung pasalubong natin kay Terso. Kakabilib to si Terso. Galing mag-uling itong batang ito. Namila tayong bigas at groceries. So yun o, mga lingapat kabagis, no? Talagang nakakahabag ang buhay po ng pamilya nila Terso, no? Terso Jr. Na kung saan ang kanilang kanilang pangkabuhayan ay ang paggawa ng uling, no? Magkano lamang naman po ang kinikita sa pag-uuling, mga kalingap at kabagis, no? Sa bentahan ngayon sa market, siguro nasa mahigit 300 plus per sack ang uling. Depende sa kalidad, depende sa kahoy na inuling. At kung bibilhin po yan sa kanila, ay siguro mas bibilhin ng mas mababang presyo. Siguro around 200 pesos per sack po, mga kalingap at kabagis, or mas mababa pa dyan. Na kung saan, kung isusumatotal natin sa isang pag-uuling or sa isang gawaan ng uling, ay makakagawa lamang po sila ng let's say 10 sako, hindi po aabot ng isang buwang gastusan yan. Lalong-lalo na po kung kagaya nga po ng sinabi dun sa unang vlog, ay nagpapaaral po sila. At yung environment, no, mga kalingap at kabagis, kung saan lumalaki itong si Terso ay hindi po akma para sa isang bata na kung sa araw-araw ay nakakasinghot ng usok na galing sa uling, ay yung life expectancy niya po ay talagang napakababa. Dahil unang-una pong magiging komplikasyon dyan, mga kalingap at kabagis, ay yung sakit sa baga. Dahil alam naman po natin na talagang malaki po ang damages na nagagawa ng pagsinghot ng nasusunog na mga kahoy, yung usok po, no, mga kalingap at kabagis. Well, sana, mga kalingap at kabagis, ay isa po ito sa mga mabigyan ng pabahay, no, mga kalingap at kabagis, kagaya nga po ng request ni Terso na magkaroon sila ng bahay. Maganda po yan kung may lalayo sa lugar na ito, kung meron po silang lupa, which is I assume na wala po, ay makahanap sila ng lugar na suitable po para po lumaki ng maayos yung mga bata. Hindi rin naman po natin masisisi yung mga magulang, mga kalingap at kabagis, dahil unang-una po sa lahat, kapos din naman po sila. Kaya sana, no, mga kalingap at kabagis, maisama ito sa mga isa sa mga mapapalad na mapabahayan po ng Team Kalingap. At kung meron mang maantig na mga sponsors, ay i-message nyo lang po si Kalinga Prab or si Kuya Bal Santos Matubang para po sa kahit papaano naman po, mga kalingap at kabagis, ay mabigyan natin ng ngiti itong si Batang Terso. So yun na, mga kalingap at kabagis, mag-comment lang po kayo sa ating comment section, inyong opinion, reaction dito nga po sa batang, pinakabatang mag-uuling na nakita po ni Kalinga Prab na si Terso Jr. So yun na nga, mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat dahil nga sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito. Kaya nasamahan nyo po muli sa Jubilito TV Official. At muli po, papaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs at ni Kalinga Prab. Huwag po natin kalimutang subscribe ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po, naglalambing din po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member of Team COOS and Public Information Officers po ng Karepa Group. As I always say, mga kalingap and kabagis, peace, God first, God bless po. Bye-bye! Edna, Kalingap Rob Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Agong, Kalingap Edo.